Gumahalaga na magkaroon ng style, speed, and power. So, una-una, marami yung different groups, different parate. And kung sa basic muna, una-una, of course, bago magsimula, kailangan na ng warm-up, stretching, and then the basic. So, wala lang na, ayun sa mga, kasi mabibigla yan kapag constant, and yung ginawa yung stretching and warm-up. So, first, sa mga basic group muna, basta guys, always remember na timing, speed, and power. So, first, papasok pa mga Yung pangalan po ng grupo namin ay Thunder Kick. Tinatawag po kami, tuwing lalaban po kami sa mga competitions, ang tawag po sa amin ay Thunder Kick. Taekwondo po. Sa pangalan, ano ang bumubuo sa inyong grupo? O sa madaling salita, kayo ay grupo ng mga? Mga taekwondo player. Taekwondo players. Gaano nakatagal ang samahan ng grupo nito? 3 years, kasi grade 8 pa yun eh. So, 3 years, mga gano'n. 3 years. Gaano kadalas nagkakasama-sama ang lahat ng membro ng business? So, pag may training kami every Saturday, yun. Every Saturday yung training namin. Once a week. Yeah, once a week. Ano ang kadalas ang pinag-uusapan ninyo tuwing kayo ay nagkakaroon ng discourse? Nang? Discourse, parang pag-sama-sama ko. So, training nga, so training talaga kami, may mga different strategies kung paano manalo sa isang competition and more. Minsan naman nagkakamustahan kami kung ano yung mga balita sa bawat isa, ganun. And of course, yung mga techniques din, different techniques. Familiar ba kayo sa mga jargon words? Jargon words? Yung for example, the doctor, RX, yes, familiar. Yes. Gamit ba kayo ng mga ganitong klaseng termino sa larangan ng taekwondo? Yes. For example, master. Ganon. Tapos? Saan particular na pagkakataon yung ginagamit? Kung particular, sa isang competition, for example, magbibigay ang example? So, for example, sa isang competition, pag sinabi ng referee na junbi, meaning fight or ready, and kapag sinabi namang chariot, means attentions, and kapag sinabing kyung neck means bow, and that's it. Sa inyong palagay, ano ang kaibahan ninyo sa ibang grupo? Kasi yung training namin, physical talaga siya eh. Kumbaga sa iba, kung sa iba, yung training nila, kumbaga hindi physical. Sa amin kasi, kung baga yung training namin, masakit talaga sa katawan kung ano eh. Kasi yung reason nga namin kung ba't kami nandito is to be physically fit. Bilang coach, siyempre important ay yung dedication mo sa paglalaro ng taekwondo. Sa taekwondo, isa siya sa sports na hindi naman sa sobrang dalit, kundi kung bagay ito'y mahirap. Kasi muna po na katawan na kailangan natin. Bali, mayroon
yan. Pagka once na sumama ka sa taekwondo, inisip mo na gusto mo mag-taekwondo, dapat iset mo rin sa mind mo yung sakit sa katawan. At saka yung training, lalo pag umpisa mo pa lang. Talaga yung training, kailangan siguro hindi siya total yung training ka. So, legit yung training. Saka sa taekwondo, yung sa, kumbaga, sa defense ng katawan. At saka ang taekwondo, hindi siya ginagamit pa pang-bully. Yung ginagamit ito para self-defense or sports. Okay, so ginagamit siya rin sports. Kasi ako naman, baguhan ako sa taekwondo, gani ako marati-dati. So, ang orientation ng marati sa taekwondo ay ibang-iba. Well, sa taekwondo, sobra discipline ang importante. So, ina-advise ko lang, o inaanyayang, iba, na kung gusto mong mag-training na taekwondo, just train. I-train nyo lang kung ano yung, alam kung ano lang yung, kung ano lang yung gusto nyo, i-train nyo lang na i-train yung sarili nyo. Sir, yung ano, mga basic na term na nagkakasal taekwondo? Mga basic lang naman. Charyot, yung ring, yung name, tapos Junki, and then Sija. Yun lang naman yung mga terms na ginagawa natin sa taekwondo. Ano yung patron? For example, Charyot, tapos yung name means bow. Okay, yung bow, and then Junbi means fighting position. Or, dalawa kasi yung klase ng Junbi eh. Pag Junbi kasi, pwede mang Junbi siya sa foundation or sa formation, at Junbi naman siya sa mismong laban, sa fight risk. So, dalawa kasi yung Junbi. So, Junbi, fight. Junbi naman, pwede yung kapitin lang. Pagka, magawa kayo ng foundation. Pasa po, pag Junbi. Pero pag Junbi naman, fighting position. Tapos yung Sija means you are to fight. Pag sinabi ng Sija, dalawa ang klase. Pag Sija, sa foundation, okay, Sija means gagalaw ka ng star. Tapos pag Sija naman, pwede naman, laban na kayo. For example, laban na mismo. Sija means may kalaban na. Thank you po sir sa lahat. Thank you sir. Magandang araw sa inyong lahat, aking mga kababayan. Ako po at aking grupo ay nandito para upang matuklasan kung talaga nga bang isang socio-linguistic ng komunidad ang grupo aming napili para sa aming proyekto na aming pinalabas kanin-kanin lang. Sa ngayon, ating munang alamin kung ano nga ba ibig sabihin ng socio-linguistic ng komunidad. Ang socio-linguistic ng komunidad ay grupo o pangkat kung saan sila ay gumagamit ng kanilang sariling wika na sila lamang nakakaitindi, ngunit sa iba ay iba ang dahilan o sumalamang hindi nila alam. Idol, tanong lang, alam mo yung Baro? Baro. Taga saan ka ba? Pelisana. Ha? Pelisana. Sa probinsya mo? Sa Batangas. Batangay nyo ka? Wala kang intindihan ang ibig sabihin ng Baro? Ano iisip mo pag nasinabi ko yung Baro? Parang ano ito, Barong, parang ganun. Parang ano? Barong. Sige. Yung tanong lang po, alam nyo po ibig sabihin ng Baro? Hiram. Taga saan po kayo, sir? Bakit merong camera? Purposes lang po. Apo, project lang po. Sa tinanong mo, taga Binyan Laguna ako. Binyan Laguna. Sige. Ibig sabihin mo ng Baro to, Hiram? Hello? Baro? Hindi po, Baro lang po. Baro. Baro nga. Hindi po, Baro. Wala pong W. Ah, Baro? Apo. Hindi damit. Sorry ha, nakamala. Akala ko Baro. Okay lang po. Damit po pagkakaintin niya. Sige po. Kasuotan. Maraming salamat po. Sir, okay lang po ba magtanong? Okay. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng salitang baro? Parat? Baro po. Baro? Apo. English yun ah. Hindi po. Ha? Hindi po. Baro eh, di English. Hindi po yung English. Ano po ibig sabihin? Para po sa inyo, ano po ibig sabihin nun? Baro, kasi English ang alam ko dun eh. Baro, damit. Ah. Taga saan po kayo, sir? Muntinlupa po. Ang probinsya niya po? Muntinlupa po. Ano po yung Tagalog po ba doon? Oo. Tagalog. Sige po. Maraming salamat po. Okay. Ang baro po yung ginagamit ng mga nagta-taekwondo na termino kung saan, ibig sabihin nun, stop. Ayan po. Ang baro kasi, baro, sa English, baro. Baro. Oo. Ngayon, sa Tagalog, baro, damit. Maraming salamat okay, po, sir. Okay.
Sir, sir, okay lang po ba magtanong lang po, saglit lang. Magtanong po. Ano po? Tatanong ko lang po kung alam niyo po yung ibig sabihin ng chariot. Chariot? Apo. Hindi. Hindi niya po alam. Sige. Ano po yung pumapasok sa isip? Apo. Ano po yung napasok sa isip niyo tuwing naririnig yung chariot? Wala. Wala po. Ang ngayon lang po. Sige po, maraming salamat po. Tatanungin ulit natin kung ano ibig sabihin ng chariot. Sir, pwede po magtanong lang po. Alam niyo po ba yung meaning ng chariot po? Chariot? Hindi po. Ay, hindi niyo rin po alam. Ano po yung pumapasok sa isip niyo pag naririnig niyo po yun? Wala po. Bisaya po ba kayo? Tagalog? Ah, Cavite niya po kayo. Sige. Ang termino ng chariot ay ginagamit ng mga nagta-taekwondo kung saan ibig sabihin nito ay? Attention. Aming natutunayan na ang grupong aming nakapanayam ay isang halimbawa ng isang lingwistikong komunidad. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Muli, abangan niyo po kami sa aming mga susunod pang programa dito lang sa Tanching Documentaries.